Bakuna bago matapos ang Pebrero raw, ang Valentine's gift ng gobyerno sa mga Pilipino. Sabi naman ng Okta Research, hindi pa rin nila inirerekomendang luwagan ang quarantine sa Metro Manila hanggat hindi natatapos ang vaccine rollout. Nakatutok si Joseph Moro. Sa ikalawa o ikatlong linggo ng Pebrero, may darating ng bakuna laban sa COVID-19 sa Pilipinas sa pamamagitan ng COVAX facility ng World Health Organization. Yan ang 117,000 na doses ng bakuna mula sa Pfizer-BioNTech. Habang inaasahan darating sa huling bahagi ng Pebrero o sa Marso, ang bahagi ng 5.5 hanggang 9.2 million doses ng AstraZeneca na gawa sa South Korea. There are still certain requirements that need to be fulfilled by the government of Philippines. When all of those requirements are met, and we believe that the Philippines is on track to do that, we are looking potentially at up to a maximum of 9.2 million doses coming through the COVAX facility already in February or March, April of this year. We are optimistic that the remainder of the 44 million doses will also come later on in the year. Ang COVAX facility ang paraan ng WHO kung saan kukuha sila ng mga bakuna sa iba't ibang vaccine manufacturers para ipamigay sa 20% ng populasyon ng iba't ibang bansang hirap makakuha ng bakuna tulad ng Pilipinas. Yung COVAX, hindi talaga tayo Pilipinas ang bumili. Yan po ay ibibigay ng facility na kasapi tayo ng COVAX. So sila po ang nagbibigay sa atin kung kailan talaga darating yan. Bukod sa Pfizer at AstraZeneca, may inaasahan ding 50,000 na manggagaling sa Sinovac ng China. Handa na raw tanggapin ng Pilipinas ang bakuna galing sa COVAX facility. Pagdating sa Pilipinas, ilalagay ang mga bakuna sa central warehouse, tsaka dadalhin sa mga regional, provincial at city health offices at mga tukoy na vaccination areas para maipambakuna na sa mga tao. Ilang LGUs ang nagpractice na ng pagbabakuna at baka raw hindi matapos ang Pebrero ay makakita na tayo ng binabakunahan dito sa Pilipinas. It will take about 3 to 5 days bago po natin mabakuna. Pagdating ng bakuna, 3 to 5 days bago mabakuna sa mga frontliners. Alright, so pagdating mid-February, before February ends, we can expect bakunahan, no? Yes po, yan ang Valentine's gift natin sa ating mga sarili. Sa National Vaccination Plan na isinapubliko ng National Task Force, unang babakunahan ang mga frontline healthcare worker. Pangalawa sa pila ang mga mahihirap na senior citizen. Kasunod nila ang iba pang senior citizen at iba pang mga mahihirap. Panglima ang mga uniform personnel tulad ng mga sundalo, police, coast guard, bombero. Panganim ang mga teachers at mga nagtatrabaho sa mga eskwelahan. Pangpito sa listahan ang mga manggagawa sa gobyerno. Kasunod ang mga essential workers tulad ng mga nagbibigay serbisyo ngayon pandemya, mga sektor ng agrikultura, fisheries, transportasyon, construction, food industry, manufacturing, tourism at iba pa. Isa sa mga huli ay ang mga overseas Filipino workers at iba pang workforce. Sa timeline ng vaccination program, sa taong 2021, 63% o 70 million ng 110 million ng mga Pilipino ang mababakunahan na. Kung anong klaseng bakuna ang matatanggap mo, depende kung saan ka nakatira. Kung magtutuloy-tuloy raw ang planong pagbabakuna ng pamahalaan, ayon sa NEDA, makatutulong ito para sa pagbangon ng ekonomiya. Gusto nga ng NEDA na gawin ng MGCQ o Modified General Community Quarantine ng Metro Manila sa Marso. We will go through another month of GCQ, but I'm confident yung pagdating ng vaccine, after this month, we should be in a better position to relax further. Yun talagang hindi pwede if mag-U-turn tayo, yung bumalik tayo sa ECQ or MECQ. Pero sabi ng Okta Research Group, hindi nila inirekomendang isailalim sa pinakamaluwag na MGCQ ang Metro Manila hanggat hindi tapos ang vaccine rollout. I think it's too early to risk an MGCQ at this stage. Lalo na, the vaccine rollout is about to happen. So unahin muna natin yung vaccine rollout. We can't risk a surge while we're rolling out the vaccine kasi it will delay the process of vaccination, the rollout. Kung na-overwhelm yung hospitals natin and yung mga doctors, nagkakasakit. So it's better na we keep it status quo. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.